We're so happy this time pelikula naman. Ako na feel na eto may movie ka at hindi basta-basta pelikula. Sobrang ano, na-excite po ako kasi alam kong magandang pelikula ito. At ilalaban abroad. And syempre with Direk Louie at saka si Alan Dizon, mga kasama ko, sila Direk Joel Amaran, sila Direk Louie Riz. Na-excite ako kasi magagaling yung mga kasama mo. Pag magagaling yung mga kasama mo, syempre, kahit pa paano, alam mo yun, marami kang matututunan sa kanila. Pero syempre, nandun din po na nakaka-pressure din po. Kailangan, galingan mo din talaga. Para hindi ka mapaya kasi pati mga co-actors mo, eh, mga director din. So, ninenergious ka ba dun sa mga gagawin mo? Sena kay kasama si Direk Lori, si Direk Joe. Hindi naman po sa ninenervyos. Marami na rin naman po akong mga naka-excite ng mga artista and mga directors. Pero, syempre, ano, parang kailangan, ano, nandun yung focus ka, ganyan. Talaga magbabasa ako ng script. At sabi ko nga, inom ako ng mga pambaboos ng memory. Ayun, at, saan, nung hinalok sa'yo yung movie, ano yung reaction? Actually po, ako talaga, ang plan ko po this year, since na nagrant po yung book 2 ng Prima Donnas, hindi na po talaga ako dapat matatanggap ng iba. Actually, may mga dinecline din ako mga guesting kasi nasa El Nido na po ako nakatira. Pero sabi ko, if ever, skeptical po kasi ako sa movies. Kasi parang never naman din ako nagkaroon ng movie na, alam mo yun, tumatagal or siguro hindi lang siguro right project for me. Kasi sa TV, kahit pa paano, yung mga shows ko talagang tumatagal and nag-rate. Pero sa movie, skeptical po talaga ako. Kaya pag movie talaga, no? Sabi ko, hindi na ako tatanggap ng movie. Except pag meron talagang magandang opportunity. And para sa akin talaga yung role. Why not? Tapos nung in-offer po sa akin, ang mga ni Direk, binabasa niya sa akin. Tapos makakasama ko din si Alan Dizon. Si Boy, maganda yung story, plus magagaling yung mga co-actors ko. And maganda din yung role ko, dalawa kasi yung personalities. And gustong-gusto ko talaga rin magkaroon ng dalawa yung personality. Dual person. Oo, gustong-gusto ko po talaga. So, parang feeling ko, dahil nga skeptical ako, pero yung gusto ko yung binigay. Sabi ko, bakit hindi? So yun, tinanggap ko. Ayun. So parang maganda rin ang timing kasi bago ka magsimula ng ano ng book ko ng Prima Donna ito muna. Yes po. Ako. Kasi book ko ng Prima Donna baka June pa po kami magsa-start for May. Wow. Oo. At maraming bago sa book 2. So how excited are you? Sobrang excited po kaming lahat sa book 2 and hindi namin ina-expect na talagang magkakaroon kami ng book 2 kasi right after ng finale namin na ng Friday, pagkatapos nag-Zoom meeting, hindi nga ako nakaayos eh, nasa restaurant tapos nakapatay pa yung video ko. Naka-on lang yung ano, yung Zoom, pero yung video and audio nakapatay. So sabi, magpakita kayo. Kasi nga parang nagbabay na eh. Bakit magbabay ulit? Ano, congratulations. Magkakaiyakan na naman eh. Okay na. Tapos sabi ganun, okay, sige, nag-ano na lang sa restaurant. Naiyak kami lahat kasi nga, in-announce na may book 2. Akala namin sasabihin lang, congratulations! Successful yung show! Sabi namin, di ba nag-thank you na? Eh parang, syempre, nalulungkot kaming lahat. Kasi gusto pa namin makasama yung isa't isa. Kasi natuwa po kami, pero dun sa mangyayari, wala pa po kaming idea kung ano po yung gagawin. Pero alam ko, habang ginagawa namin yung patapos ng Prima Donnas, meron na silang nabuong story na talagang inakit na nila sa taas, pero hindi pa lang siya na-approve. So, abangan na lang kung ano ang mangyayari. Abangan na lang po nila kasi hindi ko din po alam. Pero I'm sure na maganda naman po yung ano. Baka babalik na rin. Ako naman ang friend. Ako na, parang naging matapang si Lilia. At may mga bago kayong makakasama. May mga bago ba? Yeah.
Talaga ba? Hindi ko alam po. Ang idea talaga as in wala. Dagdag characters? Book 2 lang ang alam ko. Dagdag characters. Baka meron po. Ang friends ba talaga kayo ni Ai? Actually, nung first lockdown, lock-in namin, dun po kami talaga naging super close. Pero before, pinipilit ko maging close na may dikit-dikit ako sa kanya. Pero, parang, baka hindi ka panipaniwala yung face ko. Mukha kasi ako maldita, diba? Tapos makulit pa, bakla-bakla. Tapos mga friends ko, bakla-bakla pa, maingay ako sa set. Tapos parang, baka, ano, baka... Pero okay naman kami, hindi lang super close. Pero nag-lock-in taping. Chikahan, may ganun. Kasi bonding na talaga, walang uwian. Walang makakausap mo. Tinawag niya ako dun sa room niya nung wala kaming shoot. Tapos chikahan kami, ganyan. Kwentuhan. Tapos yun, dun na, simula nun super close na kami. Nagtatawagan kami, nagtatext. Nag-hug pa kami dalawa. Pressure ka na kasama mo si Alan sa isang project. Kasi alam mo naman, award-winning yan. Hindi niya nga alam una na marami. Alam na marami. Akala ko recently lang. Si Ali, ano? Akala ko, grabe, recently yung mga movies niya, naririnig ko siya yung best actress. Pero sinabi, ang dami pa. 44. International. I'm never pressure ng konti, pero mas excited. Kasi, syempre, magaling na artist yung makakatrabaho mo. Pag ganun kasi, mas lalo ako nakufocus eh. Diba, mas madaling umarte pag ang ka-eksena mo, magaling. Kasi madadala ka. Ang hirap umarte pagka-eksena mo ba ito? Mag-isa kang aarte. Pero hindi ka natatakot sa script? Nabasa mo na? Boom. Nabasa ko na po, pero kailangan ko pa din book. Like kagaya niya, di ba nabasa natin niya, pero kailangan pa rin niyang basahin ulit dahil hindi pa rin niya ma-internalize. Kasi hindi porkat nababasa mo kasi ma-internalize. Ako nga, pag gumagawa po ako ng soap, minsan isang linggo ko na ginagawa, hindi ko pa rin naiintindihan eh. Parang dalawang linggo, tsaka ako palang maintindihan. Ah, ito pala yung role ko. So, pero hindi detalye na ni Direk Lewis sa'yo kung ano yung mga sensitive na eksena. Mga eksena. Actually, may sexy na scene, pero yun, sabi naman niya, alagaan naman daw niya. Like, mahawakan ng bubay mo, pati yung... Ano? May ganon. May ganon ba? Nabasa niya po ba? Pero kwento ni Direk kanina. Pero wait. Mukha sa ano, sa skull. Pero yung alternate kayo eh, makikita yung katawan mo, hawak-hawak. Makikita yung katawan, okay. Basta may sexy, yun po yung mapapromise natin. Pero yung mga, kung ano po yung mga gagawin namin, antayin na lang po natin kung hanggang saan yun. Kasi hindi ko din final po alam. Pero may limit ba? Ano, paano ka na papayag na? Kasi di ba, lately hindi ka na gumagawa ng mga scenes na medyo sexy. Oo. Pero ngayon, dito sa Abinida, paano ka napapayag na may sexy ulit? Hindi po talaga ako pumapayag na may sexy. Ito pa lang po ata yung may sexy ko. Kasi lagi, mostly TV. TV naman wala namang sexy talaga po, di ba? Cheese kiss lang. Hanggang swimsuit ka lang. Oo, nga swimsuit lang yung sexy. Ito medyo meron. Sabi naman po ni Direk Lewy, alagaan naman po niya. So, okay. So, Kat, ngayon nakatira ka na sa El Nido. Paano yung bahay mo rito? Nandiyan pa din po kasi halos every month naman bumabalik po ako dito dahil may shoot, may kaganto, may press con, so kahapon umuwi ako. Babalik ulit po ako ng El Nido kasi nandun po yung anak ko eh. Bakit mas gusto niyo sa El Nido? Kasi po, nung pandemic nga, na-realize ko na parang 18 years na ako nasa nag-work ng nag-work, parang hindi ko lagi nakikita yung family ko. What if may mangyari sa kasama or sa family ko, hindi ko man lang sila nakasama. So parang spend more time na lang dun sa kanila. Tapos kung may work, uwi na lang po ako. Kumusta ang buhay? Mas ano, mas maginhawa kasi buhay probinsya. Mas hindi magastos, pwede ka mamulot ng mga ano itlog sa mga alaga mo, mga native na manok, pwede ka maglitso ng manok sa alaga mo. So may mga alaga ka talaga? Meron po, meron. So, na-enjoy ba ni Kay? Opo, na-enjoy naman. Tapos nagtatanim-tanim din ako ng mga cherry tomato, gano'n. Wow. His mga herbs. Na-enjoy ko naman kasi ngayon ko lang din siya ginawa. Kasi before, wala, taping, pagod-pagod sa taping. Ngayon lang din ako napahinga na. Nagpahinga sa bahay na nag-aalag. Parang buhay probinsya. Ngayon lang. So, na-enjoy ko naman. Gano'ng katagal pa nung nasa El Nido? December po. Since December. So, babalik ka lang pag may shooting work. Or yes, lock-in taping? Pag may lock-in taping. Tapos after, balik agad sa... Opo, kasi yung lock-in taping, pag iniwan ko dito yung anak ko, may iwan lang sa yaya. So, parang kawawa lang din siya. At least doon, nandun po yung family ko.
So parang hindi nalalay yung buhay mo kay Andy, ano, Iron Man. Na ligoy at na rin sa Prime. Kasi siya hindi naman niya kasama yung mama niya yan, diba? At nandun yung family ko talaga. Kasi Andy wala pang property sa amin. Na malaki ka tulad ng kay Kalina. Uy! Grabe. So, kaya kaya mong ano niya. Ano, ganun kalaki yung property? Hello! Ayan na. Doon pa kinikwento eh. Hindi, pero merong, ano, at least merong lot na people na ano. Merong house and last kayo. Ano. May bahay naman. Bahay ko. Yes. Meron, pwede siya magpatayo ng malaking resort. Pero, may pera. Wala naman ako pera. Meron siya ganun pero, di ba, ano, beachfront kayo? Ay, may beachfront pa ako, pero mabato. Ilang paano? Hindi. Ano, actually, tinatanong ng nanay kung ako ibebenta. Nag-iisipan ko pa. Kasi may bumibili. Ako muna na yung bato sa akin. Oo nga. Palinis. Kasi dream mo na yung mountain. Hindi, papalaki ko na yung presyo. Tagal ba ng property? Matagal na po. Actually, itong nung pandemic, since matagal nga walang work, nag-invest ako, may binili ako ulit para sabi ko kahit walang work, nakatenga lang, meron akong property na binili na at least tataas yung presyo next time. Kahit matenga ako ng mga isa dalawang taon, okay lang. Kasi tataas naman yung presyo. Pwede magpahinga. Kunyari lang naman. Ako ikaw pa ba? Hindi ka nga maluhong ano eh. But kumusta ang love life mo? Parang masyadong sa anak, sa trabaho. Wala, mas focus, oo. Ganun talaga po siguro pag ano, okay yung career, walang love life. Okay lang naman, dead man ako. Nagsawa na ako ng bagets ako. Pero walang naliligaw. Baka skeptical po ako. Dinedead man ako. May managaya naman ang ayun. Dahil? Hindi ko tayo. Because? Puro bakla kasama mo. Oo, oh, yung mga bakla yung mga sila, yung mga jowa, yung mga asawa. Gaganda nila. Hindi ka na-open sa relationship? Open naman po. Siguro pag may chance na may makita ako na gusto ko. Pero yung relationship ng anak mo kay sa family? Okay naman po sila. Nag-uusap naman sila. Pero via Zoom na. Dahil sa pandemic. And dahil nasa El Nido na. Kahit sa Palawan, wala ka. Wala po. Wala. Pero maraming lalaki ang ano sa'yo, di ba? Nag-nanasa, mayroong crush. Kasi you're ano. So ibig sabihin, Kat, yung mga naliligaw sa'yo ngayon, hindi mo pa type. Wala akong ano, hindi naman ako. Skeptical nga po ako. Ah. Pag may nagpaparamdam, then makakapahala. Hindi siya maliligawan. Hindi siya lumalap. Puro bakla. Ano lang, Puma Farm. Masarap ba ang buhay po, Vince? Masarap po, masaya, masaliwa yung hangit, diba? Tapos, ano, kasimple lang. Dito kasi, parang, lalabas ka na para mag-shopping, uwi ka na agad eh. Dali ka grocery, uwi na agad. Ilan alaga yung chicken? Ha? Actually, marami po, pero nagpakulong lang ako ng konti lang para sa pagkain ng egg lang. Hindi ka na lang aeroplan. Wala akong pabiling aeroplan. At least, ano. Anytime na gusto mo mag-back and forth. So, mura lang naman po yung ticket. Kaya lang nag-uwi siya pa rin ang mga. O palang pambilin plane. Okay lang po yun. Thank you, Kat. Thank you, Kat.